Kaya sabi ko sa inyo, palala ng palala yan eh. Kung inaakala ninyo ang tragedy sa mundong ibabaw na ito ay hihina, no, it will not subside, I tell you. Pagkatapos ng maraming great tragedy na nagaganap sa ating bansa, sa tsunamis, storm surge, earthquakes, no, yung mga mass death, mass destruction na nagaganap, after that, great tribulation period will come. And after that, ito na, yung lake of fire. Di ba may mga nag-detect sa atin? Ito na ang bagong rooming number ko. Diba? Niloloko tayo eh. Ito na yung bagong rooming number ko. Dito na kayo mag-detect. Miss ko na kayo. Sabing ganun, no? Mahirap ang buhay dito. Malungkot. Huwag niyong papatulan yan. Yan ay scam. Noong kahapon, noong ng isang araw, nakatanggap ako niyan. Palagi yan eh. Sabi niya, ito na ang bago kong roaming number. Dito na kayo magte-text. Miss ko na kayo. Malungkot ang buhay dito. Sinagot ko siya, mas malungkot, mas mahirap sa impyerno. Sabi ko sa kanya, hindi na nag-reply. Nakikinig po ba tayo? Pag nag-reply ka, ano niya, sasabihin niya, magpadala ka dito ng load. 500, nasa natin 500 pa. Uy, naku, yung kasama ko rito, walang load. Yung 500 na ipapadala mo, ibibenta ko ng 1,000. Sige, padala mo pa ako ng load. Padala ng load. Patay ka na. Scam yun. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Mag-ingat po kayo sa mga... At mag-ingat din kayo yung mga kaibigan nyo sa FB. Mag-ingat kayo. Kung yung mga pinupost ng mga kaibigan nyo sa FB, pangit, i-unfriend nyo na. Amen. At kung hindi nyo naman lubos na kilala, nagpapaprend request nyo tanggapin. Nagiginig ko ba tayo? Kaya yung mga anak ko, sinasabi ko sa mga anak ko, kaya tanggap-tanggap ng friend request. Pangalawa, pag nakikita nyo mga pinupost hindi magaganda, i-unfriend nyo na yung mga yan. Na yun, nakakasawang mga pag-ibig ko, puro pag-ibig, walang katapusan pag-ibig, puro pag-ibig. Bakit hindi i-post sa FB ang pag-ibig ni Kristo? Amen? Yes, let us post in our FB the love and salvation of Jesus Christ. Kaya ako, wala naman akong pinupost sa FB ko eh. Kundi yung mga pinupost ng Kingdom Jesus Fellowship, sinishare ko rin. At para sa mga kaibigan, mga kamag-anak, mas especially, gusto ko ma-inform nasaan sila, kung saan na sila. Nakikinig po ba tayo? Amen po ba? Kaya kung i-friend ninyo ngayong lahat, i-friend ninyo ang Kingdom of Jesus. Tapos yung mga pinupost doon, i-repost din ninyo sa mga wall ninyo. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya, anong number na tayo? Letter B. Anong sabi ganoon sa letter B? Great tribulation period will happen. Final judgment will happen. It's about to take place. Will it go? Mangyayari po yan, final judgment. Yes, kaya itong mga tsunamis, earthquakes na iyan, storm surge na iyan, kala nyo may katapusan yan, walang katapusan yan. Mas matindi sa Great Tribulation Period 7 years yun. Walang pahinga yun. Lalo walang pahinga. Pag napunta na ang kaluluwa sa dagat-dagat ng aboy na impyerno, walang pahinga. Walang pahinga. Kaya hindi sapat katulungan mo ang mga nangangailangan. Kinakailangan mo yung preaching ng gospel. Kaya pag ako po nagpadala ng mga relief goods o mga tulong, laging may tracks. Laging may DVD. Nakikinig pa ba tayo? Minsan yung mga t-shirts natin dyan, pinapadala rin natin sa kita ng Diyos. Yes. Fully proclaim the gospel of Christ. Nakalagay doon, nakikinig pa ba tayo? Maraming tumulong sa Pilipinas, mga walang Diyos. Ang Russia ay walang Diyos, tumulong sa Pilipinas. Ang China ay walang Diyos, tumulong sa Pilipinas. Amen. And yet, they will not go to heaven. Yun ang sinasabi ng unang Korinto 13. Simula uno bababa. Ialay mo man ang sarili mo sa nangangailangan. If you don't have love, you are nothing. And what is love? Love is Jesus Christ died on the cross of the Calvary, and that is love. He paid the penalty of our sins.
He died on the cross of the Calvary, and that is love. Amen? That is the true meaning of love. Jesus Christ loves us. Though we are not lovable, He loves us unconditionally. And He died for us. And that is the true meaning of love. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Next, and our next. Number four. God wants to save us before tragedy comes and before we die. Alam mo, di ba yung tragedy ng typhoon Yolanda dahil na namatay, di ba? Oh. Paano kung hindi sila na-born again bago sila namatay, paano sila? Paano na? Nakikinig pa ho ba tayo? Paano kung hindi sila na-born again? Kaya bago dumating ang tragedy, bago dumating ang kamatayan sa buhay natin, dapat lahat tayo magsisinamasalanan pagpaniglob sa Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? We must repent from our sins and return to Jesus. Accept Him as our personal Lord, God, and Savior. 2 Corinthians 6:2, basahin natin. For He says, in the time of my favor, I heard you. And in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Sa oras na pwede pa kitang pakinggan, mapapakinggan kita. Pero pag dumating na ang panahon ngayon, wala na, tapos na. Kaawa-awa ang maraming namatay sa Taklo, sa Leyte, Samar, Cebu, Palawan, Aklan, Iloilo, Capiz, lalo na sa Leyte at saka sa Samar, lalo na sa Leyte. Kaawa-awa sila. Namatay sila ng hindi maayos ang libingan. Namatay sila na hindi na sila nakilala. Ang masaklap kung sila pa'y napunta ng impero, yun ang masaklap. Napakasaklap. Nakikinig pa ako matang. Kaya bago dumating sa atin ang great tragedy, alam mo, this is true, no? Sabi ko noon, sabi ko sa sarili ko, bumabagyo sa maraming, bumabagyo kasama ang aming bahay, walang tulo, bubong namin. May pagkain kami, hindi kami binabaha. Yes! Kada bagyo, sinasabi ko palagi, may pagkain kami sa bagyo. During typhoon time, we have boots, no? Walang butas ang aming mga bubong, no? Hindi kami binabaha. Pero alam mo ba, nang dumating ang typhoon Untoy, binaha kami. Gusto kong sabihin sa inyo, let me give you this prophecy. Not only Cebu, not only Samar, not only Aklan, Iloilo, and Capiz, and Palawan ang makakaranas na maraming pagsubok ng buhay. Maging itong Metro Manila ay nakaranas sa muli itong makaranas ng maraming lugar ay muli pang makakaranas. And not only the Philippines, even the different parts of the world will experience great tragedy. You know the reason para magbaliklob tayo sa Panginoon na. Yes. Nananawagan na ang Diyos na pagsisisi ng kasalanan. Pagbabaliklob sa Diyos. And Hebrews 12 says, all things that can be shaken will be shaken. Hebrews 12 sa mga dulong mga talata, simula 26 hanggang 29. All things that can be shaken will be shaken. All places will be shaken. All country will be shaken. All nations will be shaken. Kaya wag ho natin sabihin, ang sabi ng prophet na iyon, coming from India, I believe, kung bakit nakaranas ang Samar, Tacloban, Cebu, Leyte, ng ganyan, because these people are idolatrous. I tell you, even I prophesy that only these people are idolatrous. Maging yung mga nasakya po ay idolatrous. Yes! Idolatrous people worshiping idols. Punta ka ng Marikina, sikip-sikip ka nga ng Marikina. Walang katapusan dyan yung parada ng mga rebulto. I tell you, all things that can be shaken will be shaken. All places that can be shaken will be shaken. All hearts that can be shaken will be shaken. At isa lang po ang makakatayo. Amen? Yung na kay Kristo Jesus, a kingdom that cannot be shaken. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
pagsubok ng buhay, matibay kayo eh. Sa mga aral, matibay kayo eh. Alam niyo kung bakit malakas ang anointing natin dito? Kasi yung aral dito, direktahan eh. Walang paikot-ikot, walang paliliyoy. Kaya magbantay kayo. Pero sa kabilang banda, pakinig kayong maigi, judgment sa mga Israelites. I mean, judgment sa mga Egyptians, pero blessing sa mga Israelites. Ang judgment lang po ay para lang sa mga unbelievers. Kaya gusto ko sabihin sa inyong lahat, huwag kayong urong sulong sa pagdalo. Huwag kayong urong sulong sa paglilingkod. Magpapasa ka ng record ngayon, next Sunday hindi ka naman magpapasa. Huwag ganyan. Tatayo ka sa harapan at mag-exhort ka, aktibo-aktibo ka sa mga darating na mga Sunday, absent ka. Huwag ganyan. Kalabitin mo katabi mo, hindi po ako nasasaktan sa preaching. Hello! Bisa na, Juray Awanti Makan! Juray Awanti na boy! Bisa no, bisa na waray waray! Tuloy pa rin tayo sa Panginoon! Malakpakan natin ang Lord! Even I prophesy and I tell you, all things that can be shaken will be shaken. The prophet from India in the 24th Congress prophesied that Cebu, late summer, Pangasinan will be hit by this and that. Even I tell you, all places will be hit. All nations will be, countries will be hit by great distress, great tragedy will be punished by God because all peoples on earth ay hinahanapan ng Diyos na true repentance. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos na roon. Amen po ba? Lahat tayo ay hinahanapan ng Diyos ng true repentance. Sabi ko nga sa mga kapatid, pag nadadapang, pag ako nadadalaw sa inyo, magpasalamat kayo kung isa puso ninyo yung mga pinapayo at nakakatabi ninyo ako, magpasalamat kayo, isa ka puso ninyo yung mga sinasabi ko sa inyo. Pinapaalis na ba kayo sa lugar na ito o papaalisin pa kayo sa lugar na ito? Sa araw na iyon na kayo pinaalis dito, huwag kasasama ang loob ninyo sapagat bibigyan kayo ng Diyos ng mas magandang lugar, mas magandang tahanan. Amen! Amen? Hindi kayo hinimuin ng Diyos. May tao pa ba dito? We are only strangers here on earth. Estranghero lang tayo, 1 Timothy 6:7 says, we came here on earth naked and we will aalis tayo ng lugar na ito, ng daigdig na ito, and we will leave the earth also naked. Nakikinig po ba tayo? Anong kasunod, Pastora? God wants us to save the lost before tragedy comes and before they die. Bago dumating ang mga great tragedy, bago dumating yung kamatayan, di ba ang daming namatay, isipin no? Ang pagkaalam ko, nung huling panood ko, 7,000 na ang namatay. Sa typhoon, Yolande, 7,000 na yung huling panood ko. And according to NDALG, Secretary Mar Rojas, tataas pa yun. Marami pa rin missing until na. So ang nais ng Diyos, bago sila mamatay sila ay maligtas. Bago ka mamatay, ang nais ng Diyos ikaw ay maligtas. Hindi mo madadala ang Galaxy Note 4 sa libingan. Hindi mo madadala ang iPhone 6 sa libingan. Hindi mo madadala ang Porsche mo sa libingan. Hindi mo madadala ang Jaguar mo sa libingan. Pinanganak tayong hubad. Tayo ay aalis din sa mundo ng paano na ito ng hubad. Gusto kong sabihin sa inyo, maraming mamamatay talaga. Pero ito rin ang panahon na marami ang magsisisi ng kasalanan at marami ang magmamalig loob sa Diyos. Amen. At alam niyo kung sino gagamitin ng Panginoon? Tayo. Wala nang iba pa tayong pag-iinit sa Diyos. Huwag niyo sabihin sa akin na hindi kayo marunong mag-preach.
Huwag niyo sabihin sa akin na hindi kayo marunong mag-evangelize, na hindi kayo marunong magturo, hindi kayo marunong mag-prophesy, hindi kayo marunong mag-teach, o hindi kayo marunong magsalita ng English, o hindi kayo marunong mag-interpret sa English. Huwag niyo sabihin sa akin na wala kayong alam. Gusto ko lang sabihin sa inyo, magliligtas kayo ng Diyos ng maraming kaluluwa at tayo ang gagamitin ng Panginoon. Patuloy lang na mag-invite, patuloy lang na manundo, patuloy lang na mag-preach at mag-evangelize at magturo, mag-push ng mag-push. Dahil ito ang panahon ngayon na ang Diyos ay magliligtas ng maraming kaluluwa. Amen po ba? Ito ang panahon ngayon ng Diyos ng mass destruction, mass death, pero ito rin ang panahon ng mass evangelism. Marami ang magsisisi ng kasalanan, marami ang magpapanik loob sa Diyos. Yung tunay na magsisisi ha, hindi yung paiyak-iyak lang, nagsisisi na ako, namuntis yung asawa ko, tapos hindi pa kami kasal, ito na naman, may pangalawa na naman, hindi pa kami kasal, ito itong magsisisi ha. Itawa pa ho ko rito. Hindi ganun ang totoong magsisisi. Nabuntis ka, hindi tayo kasal. Iwas dita. At bago kang mabuntis muli, magpapakasal muna tayo. Amen. And that is true repentance. Itawa pa ho ko rito. Amen po ba? Amen po ba? So maraming magsisisi ng kasalanan, maraming magpapalik loob sa Diyos. Kaya tayo ang gagamitin ng Panginoon, maintindihan. Tuloy natin. We must preach the love and salvation of Jesus to all people on earth in any time. Sa anumang panahon, anumang oras, anumang sandali. 2 Timothy 4:1 and 2. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give this church. Preach the word, be prepared in season and out of season. Preach the word. Preach the word, be prepared in season and out of season. Anong ibig sabihin niya? Ito. Wala ka man sa mood o nasa mood ka, ipospo ang salita ng Diyos. Wala ka man sa mood o nasa mood ka, i-preach mo ang salita ng Diyos. Ayaw mo nilang tanggapin o gusto mo nilang tanggapin, i-preach mo ang salita ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of His appearing and His kingdom, I give you this church. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Nakikinig pa ba tayo? Ito ang panahon na maraming maliligtas. Huwag mo sabihin, magpe-pray and pass lang ako, hindi ako mag-i-evangelize. No! Pray and pass and then evangelize. Huwag mo sabihin, mag-aaral lang ako ng Hustos, magpuputin ko, pag-aaral, magiging paliktorian ako. No! Study hard and evangelize. At huwag mo sabihin, magbibigay ako ng malaki, I will give my first fruits and I will give my very best. And I will not evangelize. No! Give and evangelize. At wag mo sabihin, magkatamburin lang ako, kasayaw lang ako, tutugtog lang ako. Wag mo sabihin yan, at sabihin mo, I will not evangelize. No! Alam niyo ba ang panawagan kayo ng Panginoon? Lahat tayo ay mag-evangelize. Hindi ito ang panahon ng komunismo. Amen! Hindi ito ang panahon ng mga ateismo. Hindi ito ang panahon ng lahat ng ismo-ismo. Ito ang panahon ng tunay na Kristyanismo. Amen? At ang Diyos ay magliligtas ng maraming kaluluwa sa mga panahon ngayon.
ninyo. At pinapaabutan ko ng mga babasahin. Pasaporte para langit. Yes. Basahin po ninyo ito habang nagpapahinga po kayo dyan. Opo, opo, salamat. Yes. People are dying without God, without Christ. Meron akong prophecy. Kapag hindi mo pa nilagyan ang tawag mo, mas matinding pagsubok ang darating sa buhay mo. Yes. Alam mo naman na dapat kang mag-evangelize. Sabi nga ni Ate Morse, lalagyan po namin ang babasan sa lugar na ito. Sa bahay nila, huwag mong lagyan niyan. Kikayatin mo sila na nasa loob ng bahay na lumabas at mag-evangelize. Kasi mas nauna pa sa atin na born again sila. Kikayatin mo sila na mag-evangelize. At magligtas ng kanilaman. People are dying without it. Sipin na lang ninyo, isang storm surge lang. Ilan ang namatay? Ang alam ko, 7,000 na ngayon eh. Isang storm surge lang yun. Grabe yun. Harvest na harvest si Satan doon. Maraming hindi born again, harvest na harvest si Satan doon. Isipin mo yun. Kaya huwag mong sayangin ng sandali. Alam mo, kasama ko si Pastora Elmino na karani. Sabi ko sa kanya, halika, Sunday ngayon eh, pero tatanggapin nitong dedication na ito kahit Sunday. Tanghali naman eh. Alas 10:30 naman yung service natin. Doon sa may Servoise Republic, sa may Muratos, ay sa may Panay, sa Rosas, nag-preach ako roon para iligtas yung mga kamag-anak ko. At pinos ko yan sa FB. Mapapanood niya. At two Sundays ago, sinama ko ulit si Pastora Elmi. Hindi kasama ka. Umatan kami ng birthday celebration sa may malapit sa Robinson's Magnolia. At habang umatan kami ng birthday celebration, hinamad ko lang yung Amerikan ako. Pero naka-necktie pa rin ako, naka-long sleeve pa rin ako. Kinalabit ako. Pastor Ricky, ikaw po magturo ngayon. Yes. At anong sabi ko, iyan ang Diyos. Isusubo ka niya para sila iligtas at para sila hamuning maglingkod. Nakikinig po ba tayo? Hindi lang ako lagi nagtuturo rito. Alam ni Pastor Raymond, lagi mo sinasama yan. Eh si Pastor Raymond, sinama kayo nun sa may circle, di ba? Ang napakaraming tao nagkasagawa doon, nag-preach ako ron. Daming tao, about 400 ma'am, meron yun. 400 people. O mga ilan-ilan yun sa tingin mo? Marami, no? Approximately estimation mo 500. Mga 500, isipin mo nagkakalima ay preach to these people. Kaya kung sabihin mo wala kang pinag-aralan, wala kang tinapos, hindi ka marunong mag-English, at kung sabihin niya bungal ka, kung sabihin niya matanda ka na, puti na yung buhok mo, gutugot ka na, mahina yung mga buto, kung sabihin niya ito ang panahon na ang Diyos ay maglilitas ng maraming kaluluwa at gagamitin niya tayo. Amen. Panagpakan natin ang Panginoon. Alam niyo, kahit magkaroon tayo ng magandang sariling church at pagandahin natin, iiwan lang natin yan. Hindi ipapasok ng langit yan. Ang ipapasok ng langit ay ang mga kaluluwa na nanginginig ko ako tayo. Tuloy natin ang pagbasa. Anong kasunod? God wants to use our lives and our money to save the lost. Gustong gamitin ng Diyos ang ating mga buhay, pati ang ating mga pera para iligtas sa mga kaluluwa. Alam lahat ng mga leader yan. Sinasama ko sila sa mga preaching ko, sa mga kasal, sa mga dedication, sa mga birthday celebration na hindi naman ako speaker. When we attended the birthday celebration a month ago, no? My family were there, including Pastora Elmi. At ng oras na iyon, ay hindi, kasama si Pastora Elmi noon. Yata. Mga anak ko lang yata. Kinalabit ako, Pastor Ricky, ikaw mag-preach na yun. Ako? Umiti na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, lagi namang ganun eh. Sino ba ang isusubo ng Diyos para iligtas sila?
Di ba yung mga taong may pusong ang pagnanasa ay maligtas ang mga hindi maligtas? Ang tanong mo sa akin, bakit ang laki palagi ng binibigay ko? Bakit sila mga puripot? Kasi ang mga puripot, walang pagnanasa na makapagligtas ng maraming kaluluwa. Yes. Kaya ikaw na palaki ng palaki ang binibigay mo, kasi palaki rin ng palaki ang pagnanasa mo na makapagligtas ka ng maraming kaluluwa. Yes. Isusubo mo rin sa sakripisyo mo pa. Hindi niyo ba napapansin sa bawat hamon ko na magbigay ng malaki, sumulat ka agad at magbigay ng malaki, sila-sila pa rin yun ang nangunguna palagi, hindi nag-iiba, hindi nagbabago yan, palaki ng palaki. Yes. Hindi lumili. Sabagat alam nila, God wants to use our lives and our money to save the lost. Gustong gamitin ng Diyos ang ating buhay. Gustong gamitin ng Diyos ang ating mga salapin. Nagiginig pa ho ba tayo? 1 Timothy 6:7, for we brought nothing into the world and we cannot take nothing out of it. For we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Wala tayong bibig nang tayo ay dumating sa mundong ibabaw na ito. Aalis din tayo, wala rin bibig. Tuloy natin ang pagbasa. Next. Every life that will be used to save souls will be blessed abundantly. Yeah? Every life that will be used to save souls will be blessed abundantly. Ito, tingin kayo sa akin. Gusto nyo bang yumaman? Madali lang ang yumaman. Hindi pinaghihirapan ng kayamanan. Hindi ka uutang ng uutang. Hindi ka aasa ng aasa kanino pa man. Magligtas ka lang ng magligtas ng kaluluwa. Ang pagyaman ay mararanasan mo. Ang bawat buhay na gagamitin para makapagligtas ng maraming kaluluwa ay pagpapalain ng Diyos. Tandaan mo yan. Ikaw na sundo ng sundo, hatid ng hatid, hakot ng hakot, imbita ng imbita. Share ng share, turo ng turo, hayo ng hayo. Sa ayaw mo sa gusto, pagpapalain ka ng Diyos. I tell you. Every life that will be used to save souls will be blessed abundantly. Abundantly. Pakisabi, abundantly. Nang kasalanan. Nakikinig ko kung matay. Nag-full time ako. Walang maisot, wala kami makain, wala kami pag-visionary, wala lahat everything. Wala lahat. Pero sabi ko, okay lang, kahit mamatay na habang buhay na ganito mamatay na, ayos lang. At least nakakita sila ng taong nagbigay ng buhay sa Panginoon. Pero meron akong pasabali. Pero yung darating ang panahon, makikita ng marami ang pag-angat ng Diyos sa aming pamilya. At nakita na nga ng marami yan, na patuloy na inaangat ang aming pamilya. Ang tahanan namin palaki ng palaki. Alam mo ba, isang kwarto namin, walang natutulog. Gamit lang ang nakalagay. Hindi pa lahat mailagay. Yes! Di ba mo, meron tayong kwarto, walang natutulog? Nakahangar lang ang mga damit, di ba? Yes! Hindi ba walang kwarto kami? Merong kwarto, walang natutulog. Konting damit lang ang nakalagay doon. Nagkalat na nga yung mga damit eh. Alam mo ba, magtiklop lang sila ng labahin namin. Isang linggo yan sila nagtitiklop. Sa dami ng gamit namin. Ang bawat kaluluwang nagliligtas, ang bawat Kristiyano na nagliligtas, ang bawat buhay na nagliligtas ng kaluluwa ay tiyak na pagpapalain ng Diyos. Inuulit ko sa inyo, hindi kayo pang-squatter area. Tandaan niyo. Nariyan lang kayo just for the midnight para sila iligtas. Pero hindi kayo para riyan. Isang pinayuhan ko na isang pamilya
Alam mo, mahal na mahal na yung lugar na yun. Ako patirahin mo sa lugar na yun, ako tatagal. Ang iingay! Hindi natutulog yung mga tao! Nakikinig pa ba tayo? Amen po ba? Tanggapin niyo yung hamong ito. Isang kapatid ang pinayuhan ko. Bili ng bili sa ukay-ukay. Bili ng bili sa ukay-ukay. Dumating ang time, hindi na ukay-ukay. Mga branded na binibili niya. Bumabalik ulit ng ukay-ukay. Sabi, paano ka ba naman? Inalis ka na ng Diyos sa ukay-ukay. Balik ka pa rin sa ukay-ukay. Ano ka ba? Para ang baboy na matapos na paliguan, babalik ulit ng posali. Bibila ng napakagandang rilo, branded, international brand, napakaganda. Nanginginig yung mga kamay. Bagay ba sa akin ito? Karapat-dapat ba ako sa rilo ito? Anong sabi ko sa kanya? The best is yet to come. The best is yet to come. Amen! Tapos sumisigaw ka ng malakas na, Amen! Bakit di mo natindihan yung labas isya sa mga? Ang ibig sabihin nun, ang pinakamainam ay darating sa iyo. Kaya dapat nahahamo mo sa mga preaching na ito. Di ka dapat nasasaktan, di ka dapat nagagalit. Nung namatay ang tatay ko, natagpuan ko ang sarili ko sa Scott Herrera, sabi ko isang araw, babangon ini. Hindi to hamong panahon nasa squatter area. Pita ka ba hover dito? Amen? Kaya ano man ang kalagayan nyo ngayon, hamunin nyo ang sarili ninyo, mapaan ang parahan. Sino gusto nyo mamataas ang kamay at pagpatuloy ang pagyaman? Mayaman na ako eh. Gusto ko bang magpatuloy ang pagyaman? This is the secret. Tuloy natin ang pagbasa. Every money that will be used to save souls will return by God 100-fold. Ang bawat salapi na ibibigay ninyo, tithes, offerings, first fruits, trust and evangelism, mission to the world, ministry of compassion, church rental, for the anniversary, every money that will be used to save souls will return by God 100-fold. Pusin natin yung Proverbs 11:24-25. Proverbs 11:24-25. Ito, dito matampuhin. Kung nagtampo ito, noon pa ito eh. Maglalagyo ka ito ngayon na malaki. Personal ko yun, ha? At isa itong babaeng ito na magpipigay, na panaginipan. Alam mo na panaginipan kita? Yes. No, na panaginipan mo ito eh. Kagabi lang ito noong isang gabi, ang dami niyang binibigay na pera talaga. Hindi lang nagmimulo. Ikaw talaga yung nakita ko eh. Libo-libo talaga for the anniversary. Talaga nakita ko talaga siya. Kasi itong babaeng ito, sa circle, may prophecy. Isang araw, yayaman kayo. Itong babaeng ito, nasa circle, umaatin. Mayaman, mayaman. Ngayon, mayaman na siya. Bago kotse nito eh. Anong tatak ng kotse mo? Ford, ang kotse niya, bago, brand new. Hindi sa ikon ng tihulog. Brand new, di ba? Brand new. Hindi galing sa kasa. Pinayaman na nyo. Napanaginipan kita. Itong anniversary nito, magbibigay ka namin tapos talaga libo-libo. Ang nakapalo, yung sobrang pinagod niya, ang kapalo, hindi ka siya. Kita ko talaga. Iba ba yung lagyo niya sa akin? Kasi iba naman yung para sa anniversary, iba naman yung para kay pastor. Eh. Di ba? One person gives freely, yet gains even more. Another withholds annually, but comes to poverty. Ang isang tao nagbigay ng masaya, ay lalong yumaman. Ang isang taong uripot, lalong nagdahog. A generous person will prosper. Whoever represses others will be repressed. Ang taong mapagbigay ay yumayaman na nanagana. Ano ang pamagandang team natin ng mensahe ngayon? A generous man will prosper. Yan ang pamagandang. This is the title of this message today.
Ibigay niyo ng maayos ang inyong mga ikapuntan doon. Kumuha kayo ng sobrang ng maayos doon. Ilagyan niyo ng maayos yan. Ano nang kasunod, Pastora? Conclusion na ba? Sige, conclusion tayo. Conclusion. PSA. Talaga bang PSPA? Sige. Labayan mo na. Give and do something for God that you have never given and done before in your entire life. For the Lord will surely bless you and your family with great blessing that you have never experienced in your entire life. Itong conclusion na ito, ito po yung prophecy ko. Ano ang prophecy ko? Pakinig kayo sa akin. Gumawa ka, magbigay ka ng isang paggawa at pagbibigay na hindi mo pa ginawa sa tanang buhay mo. Sapagkat pinaprophesy ko sa inyo, may pangako ang Diyos. Mararanasan ninyo ang pag-angat pati ng pamilya ninyo na hindi nyo pa nararanasan sa tanang buhay ninyo. Isipin mo ngayon bago mag-anniversary, bago matapos ang taong ito. Magkano ang ibibigay mo para sa anniversary natin na hindi mo pabinigay sa tanang buhay mo? At bago matapos ang taong ito, lalo na itong para sa anniversary, gawin ninyo ang isang bagay na hindi nyo pa ginawa sa tanang buhay ninyo. At may pangako ang Diyos. Pagpapalain kayo ng Diyos ng sobra-sobra, pati buong pamilya ninyo, isang pagpapala at isang pag-angat that you have never experienced in your entire life before. Give and do something for God that you have never given and done before in your entire life. For the Lord will surely bless you and your family with great blessing that you have never experienced in your entire life. Amos 3:7. Surely the sovereign Lord does nothing without revealing His plan to His servants, the prophets. Amos 3:7. Hindi pwedeng mangyaring isang bagay na hindi muna kasabihin ninyo siya sa mga propeta. May mga propeta ang Diyos na sasabihin niya muna ang isang bagay sa